I'm just calling Trina. I'm 42 years old kasi sinabi niya yung age niya, sasabihin ko rin. 42 years old, I'm married, I have 4 children. Why I am here? Because of my mom. My mom is suffering from multiple cancer. And seeing her agony is a terrible thing inside me. Paano ko nakita yung Intra? Way back 2001, I was a member. So one of our AVP, Assistant Vice President, nilibre niya ako sa membership. So pero nawala ka, applying ko, nawala ako. And then my mom, last 2016, has on her sixth year of cancer. But last year spread out. So from breast cancer, she has lungs, liver, leukemia, and bone cancer. So, sobrang bilis, hindi ko alam kung paano nangyari. So last year lang yun, I remember May, month of May. So, unti-unti, nawalan siyang gana. Lahat, nawalan siya ng gana magkakain, nag-iba na yung pagtulog niya. So, until this last quarter of 2016, bumili na kami ng oxygen sa kanya. Kasi hirap na siyang huminga dahil sa mga puhol niya sa lungs. So, hindi na siya masyadong makalakad din. So, pag nag-check up kami dito sa Manila, nag-rent kami ng car dahil nakahiga siya sa gitna. So, meron na siyang dahil doon, so sobrang hirap nung nararamdaman niya yung pain, nung, especially yung bone cancer, yung hindi niya kaya gising. So, as a daughter of my mom suffering from multiple cancer, napakasakit po sa akin. Lalo na, nandito kami, nagtatrabaho. So, kasama niya lang youngest brother ko and then isang kasambahay. So, hindi ko maalis na iniisip ko siya parati. Hindi ako makapag-concentrate sa trabaho, siya yung nasa isip ko. So, hindi ko siya maalagaan kung kailangan niya kami. So, until January 4 of 2017, bigla kong naalala yung Intra. Alam mo yung dasal ko na sabi ko sa Diyos, Diyos ko, kung mahabain niyo pa ang buhay ng nanay ko, kung mahaba pa ang buhay niya dito sa busan, hindi niya masyadong maramdaman yung sakit sa buto. Kasi, ang hirap makita na gano'n yung ang hirap makita na nagsasuffer ng gano'n yung mother na. So, ang sabi ko sa Diyos, sana bigyan mo ako ng alternative na gamot para hindi niya masyadong maramdaman yung sakit. Kasi honestly, mahilig kami sa herbal. Ayaw niya magpakimo kahit anong kumbinsi ko. Kasi sabi ko sa sarili ko, kailangan makumbinsi ko siyang magpakimo. Dahil para sa akin, yun yung nakikita kong huling pag-asa para matugtungan yung buhay niya. Pero ayaw niya. Dahil sabi niya, hindi niya nakaya. At ang edad niya, 67 years old. So, sabi ko sa sarili ko, kailangan ko convince ang nanay ko na magpakilo siya. Pero siya pa rin na masusunod, so ayaw niya. So, suddenly nga, January 4, 2017, naalala kong bigla ang Intra when I came home from the office. So, sabi ko, sana nandito pa ang Intra. Kasi itong the forgotten it eh. Way back 2001, imagine, nakalimutan ko na siya. So, when I got back from the office, sana nandiyan pa ang Intra. Nag-search ako sa Facebook. So, nakita ko lifestyle sa iba't ibang bansa. Pero ang gusto ko makita, lifestyle Intra. So, nung makita ko yung Intra, nakita ko yung contact number doon. Tumawag ako, sabi ko, sir, gusto kong order ng Intra. I-deliver mo sa akin ng Thursday. So, dini-deliver nga niya. Then, binalita ko sa mother ko, tuwan-tuwa siya, alam niya kung gaano kabisa yung Intra. And then, dineliver ko siya ng Friday, January 6. Araw-araw, tinatawagan ko siya kung anong development niya. And on the 7th day, nung dinalaw ko siya sa bahay, oh God, hindi niya nagigamit ang oxygen niya. Wow. Talagang nangyari yun. Kahit ako ibang makapaniwala, pero if you have faith in God, you know, if you have faith in God, hindi ka niya bibiguin. Yes. Hindi namin kinwestiyon ng Diyos. Honestly, hindi na, even my mom, sinasabi niya lang, kung bahabain mo ang buhay ko, bahala ka na sa akin. So yun, on the 17th, nawala ang bukol niya, hindi na siya gumamit ng oxygen. First time ko nakita napaka-aliwalas na mukha. Nawala na yung pamamanas ng mukha niya. Nakakalakad na siya ng maayos. Ngayon po, February 6, 1 month niya na. So, rumarampa na naman siya.
Gumagana na naman siya sa labas. Sabi ng kapatid ko, nung Saturday, nakita siya kumakakit sa puno. Agabi po yung hagdan. Kasi mahilig po, ang hobby po niya ay mag-alaman. So, mga orchids, yun po. I want to give back all the glory to God. Thank you, Lord. Thanks.